Tignan na lang natin, makaibigan kung paano magiging performance natin. Pero again, this is just game number 2. EVC Esports ang may unang score para sa ating laban ngayon. Sila ang ating nasa blue side. Yummy again with this Selena. Patrick naman ang gagamit ng X-Pork Arms with the Kufra. Kenshi naman ang gagamit na Hanzo. And Mimao for this helper. Para naman sa red side, NXP solid. Yawi para sa kanyang Kaja. Chester naman sa Grok. H2 for the carry. MB for the Joehead. And Bakaren J with the PNK. Pero ito, magiging solid yung ano nila, yung offlanes nila dito. Pero si Chester, nakikita mo, uma-advance agad eh. Alam niya kasi na ano, mahirap pag nakakuha si Yami ng ano, objectives dito. Natuto na sa mga mistakes, pero nandito rin naman ang EVS Esports for the backup, mga kaibigan. Pero nga lang, nasecure pa rin. Iparing Yami natin ang kanyang buff dito para sa ating laban niyan. Pero Lee the Wanderer naman ang nakuha ng NXP Predator Solid. Pero may tinamaan agad ang arrow doon. Kinagandaan for NXP Predator Solid. Merong Grok na pwedeng pang braso dito sa Selena if ever na pumasok siya. Nako po, yun pa. Nakuhaan pa sila. Nadenyan pa sila. So dalawang buff coming from EVS. Yung buff ng NXP and yung buff nila mismo ay nakuha dito ng isang Hanzo and a Selena. So, 3 assassin setup coming from EVS. Tingnan natin kung magiging worth it nga ba yung pagkuha nila. Kasi kung titingnan, yung tatlong damager nila, may damage talaga. Makakapagbigay at makakapagbigay. Pero ang problema, medyo malambot. Medyo ano pa sila, medyo item dependent pa kumbaga sa ating laban ngayon. Pero anyways, bottom lane side natin, na-secure dito ni Selena ang gold coin. And naku, pinasok ni paring Kenshi dito under the turret, mga kaibigan. Pero kita natin ngayon, low life si Kari. May nag-feedback? Patanggal ako nung headset. Wala na sa akin dito. Baka naririnig din tayo kasi naririnig ko yung sarili ko. Pero speaking of naririnig, Rene J, mamamatay at tinamaan pa ng Bizzle Arrow. Level 3 lang ang isa at mababurst doon pa nga. Napakagandang galaw nga nun coming from... Dalawa agad. Napakaganda nga sandwich play coming from this EVS Esports squad. 2-0 agad ang ating score ngayon for this match. And for NXP Predator Solid, medyo naaano na agad sila dito. Nako-confine na agad sila sa iisang lugar lang. Kumbaga para sa ating laban ngayon. Pero flicker out for Arms and Yummy there for that Abyssal Arrow lang din naman. Pero kita niya dito, dalawang mga kalaban niya. Ang aso at ang kanyang amo para dito sa side ng NXP Predator Solid. O, kumbaga ginagala lang ni PNK yung kaso niya eh. Kaso may nakita ding isang malupit na kalaban. Pag hindi, syempre, pag di kilala ng aso, tatahulan niya. Eh, susundin at susundin niya yung amo niya. Kaya maganda yung ginagawa dito ni PNK. Pero nahila pa nga si Yami and I think mapapatay siya dito. Isusunod nga ba nila ang top lane? Yun na magiging katanungan. Pero, naku, 2-4 na. Magandang ginagawa dito ng NXP Predator Solid kasi alam na nila yung position dito ng Selena kaya inaano na agad nila, inaagre na agad para hindi na nila makapatay. Pero anyways, this is another buff na kuha naman this time ng NXP Predator Solid against this EVS Esports. Pero as we could see here for the top lane naman, Hellcurt is there for the objective while this PNK trying to get this third objective naman against EVS Esports. So yung trade, hindi natin alam kung magiging worth it pa for this team. Pero anyways, hindi makalapit ang EVS Esports dito against the NXP Predator Solid Squad. Nako, pero ayun na nga, nakakuha pa si PNK. Lumabas ang kanyang aura doon, mga kaibigan. Inahabol siya, pero nako, babalik na lang. Ang mahirap kasi sa team ng EVS, sa team ng NXP, pag may napabayaan silang lane, sure na may isang tataba. Which is dun sa tatlo, may damage talaga maibibigay yung mga assassins nila. Pero Obisil Arrow, hindi tumama. Nasa nila nga rin dito, mga kaibigan. Any day, mapapatay. And bottom lane, makukuha pa ng EVS. Grabe dito yung ginagawa ng EVS Esports actually, mga kaibigan. Kasi kita natin, kung ano gusto nilang puntahan lane, for sure meron silang pinapatay. And after nun, kumukuha sila ng objective. Well, dito sa bottom lane side natin, Chester is the only person left for NXP Predator Solid to defend this bottom lane side. So top lane side natin, may sagot lang din naman dito ang NXP Predator Solid, which is a turret objective for them na nasira nila successfully against EVS Esports. So pantay lang ang ating laban ngayon in terms of objective. Kasi nga lang, gold lead is on the side of NXP Predator Solid. Eject Torpels sa flicker in for MB with a killing spree para sa kanya. Abyssal Arrow hindi to mama, pero tinitirang Torres si paring MB natin dito. Carry a kill is Nima with a Hellcurt for EVS Esports. Pero dito na napagandang backup dito coming from Arms. Talagang zoned out lang naman ang players coming for EVS Esports. Flicker out for Yawi Esports at makakataas siya dito agad sa players of EVS. Naku, nakita mo naman. Medyo matagal. Muntikan pa maging error yun for the NXP. Pero at least kahit pa paano, naka-atras nang maigi yung NXP dito. And nakita mo yung second skill ng isang Hanzo, hindi masyadong natamaan yung mga heroes ng NXP kaya hindi napatay. Pero kung tumama yun, magiging iba yung story doon, mapapatay yung Kaja.
Oops, pero no, masakit na rin pala si Mimaw kahit papano. Masakit na rin si Mimaw, pero yun sinasabi natin, more on ang pang-engage or more on pang-zone out ang team fight composition dito ng NXT Predator Solid. Meron silang Johed, meron silang Kaja, at meron silang Grock. Pero anyways, mga kaibigan, dito si Mimaw pumasok lang din, makikita natin dito na huli. Pero may wild charge. Nasagot dito ang Grock. Nice counter para sa kanya. Wala ng damage dito for the side. NXT Predator Solid, pero it's gonna be a 2-for-nothing trade in favor of NXT Predator Solid. While onto the bottom lane, may sagot lang din naman ng NXP against this X-board natin laban ngayon, pero middle lane, hahabol lang din naman Yami with the kill for Ephios, mga kaibigan, and damage is there for NXT Predator Solid, and same with the Ephios Esports, kaso ang dami pang hold ng NXP. Lugi sila sa crowd control, isipin mo, tatlo yun, pinasok ng Hellcurt, ayun yung mahirap sa Hellcurt eh, makakapasok siya, makakapagbigay siya ng kill, pero after nun, wala na siyang magagawa din dito, pero titry na, kuha pa nga! So magandang ano yun, magandang pagpunta dun sa Turtle, kahit apat yung heroes dito ng NXP, eh at least nakakakuha at nakakakuha pa rin sila ng objective using that hand. So medyo malayo kasi yung positioning pagka nag-ultimate siya. Ang problema lang, pagka nakita ni Yawi kung saan nakatago yung ano niya, yung totoong katawan. Kasi possible, mabigyan agad ng ano yun, ng Turtle. Delics, balibagin agad, kumbaga. Ayun din pala yung kinagandahan dito sa lineup ng NXP, Predator Solid. Marami silang pang-hunt dun sa magiging multo ni Hanzo. Kasi meron silang madami pang face check. But anyways, nako, hindi masyadong asintado ang Abyssal Arrow coming from Yami, unlike for game number one. So far for NXT Predator Solid, sila yung nagiging aggressive dito. Pero narinigat tayo ni Parig Yami. Dito natamahan agad si MV. Parin nga lang, it's gonna be a 3 versus 1 sa ating bottom side. Napakasakit na MV. Last insanity, come from Patek, and a kill for him. Kasi nga lang, 2 players here come from NXT Predator Solid and maybe a kill for the team. Sinawala ng Firaga Armor yan. Kaso napakatagal bago mapatay si Parin Patrick natin, hinarangan pa. Uy! Makakatakas pa nga ata. Makakatakas pa nga siya ata. Pero titignan natin kung ano yung gagawin niya dito. At mahahampas pa nga siya ata ng troso na pili nila magpaharakiri dun sa ano, sa tower dun sa bottom lane. So nakikita naman natin dito, maganda na yung iniikot ng NXP. Natuto na sila dun sa galaw ni Yami. And ang isang Johed dito, sinasalo na lahat ng Abyssal Arrow eh. Kahit ano lang, kasi kaya niya namang magkaroon ng extra life pa eh, dahil dun sa ejector na may bibigay niya. Pero Chester, medyo negative nga naman. Alam pala, Superman dun sa kabandang gilid. Pero eto na nga, yung mahirap lang dito sa NXP, pag napabayaan or naka-free hit, si Kenshi. Kasi si Kenshi magsisilbing marksman dito eh. Siya magsisilbing damage and syempre Hellcurt. So sa tulong ng Dark Knight Falls, and makita mo dito yung clue na binibigay ni Kenshi. Pag nag-connect yun, automatic maganda. Maganda yun. Oh, maganda, solid achievement dito for Ephios Esports. Although problem lang here is for the lineup of Ephios Esports, ganyan sinabi natin on the early part of the game, more on item dependent yung mga assassin nila dito. Yung Hellcurt, medyo kailangan mo pa ng more on the critical build or BOD para sa kanyang build para maging masakit talaga siya. But anyways, Chester dito. Una kay Chester. Nasagot lang ng wild charge dito ni Parin Chester at hindi pa rin napapatay dito for Ephios Esports. For Kenshi, that is the Blade of Heptasis agad for his item, mga best swap. For NXP naman, map control is on their side. Meron pa silang PNK. So si Grock hindi na ma-burst. Tapos may aso pa si Pupal. So mahirap na agad for this Ephios Esports na makapag-burst out. Kumbaga isang magandang setup play coming from them, and that's it. Arms dito coming in for Ephios Esports with a bouncing ball lang din, pero not enough damage coming from Ephios Esports. Ang laking tulong talaga nung ano, yung aso ni Pupal. Sobrang laking. Pwedeng ipansalo, katulad sinabi natin kanina. Pwede siya talagang ipansalo ng ano dito, ng Abyssal Arrow. And syempre napoprotektahan din si H2 sa Kimi niya. So goods na goods talaga yung pagpili dito ng NXP dun sa isang Johed and Grock din. Syempre katulad ng sinabi mo kanina, yun lang yung kaya niyang gawin. And hinahunt niya na kung saan man gagaling yung katawan dito ni Kenshi para at least ma-burst daw niya agad. And nakita mo yung ano, nakita mo yung positioning niya. Chester, kahit saan pumunta, eh okay lang kasi hindi naman siya mababurst eh. Kahit tapukan, kahit apat. Sobrang kunat na agad dito for Chester against this Ephios Esports squad. And kita natin dito sa bottom lane side, napatay pa. Nice backup coming from Arms, pero not enough damage coming from Ephios Esports. Ito na, nag-dive in na naman Kenshi with a kill. Mukhang double kill pa nga para sa kanya. Pero H dito with a free hit lang naman. And two players na Ephios Esports. And a killing spree para sa kanya sa ating laban ngayon. Oo, medyo sugal kasi yung ano, base para sa akin ha, para lang sa akin. Medyo sugal yung tatlong assassin. Medyo okay naman, kaya naman pumalag, pero kasi marksman is still a marksman and carry yung nakuha nila. Automatic sasaglitin lang yan. And the Chester dito doing a great job doon sa ginagawa niyang pang buburaot sa mga kalaban niya.
And nakikita naman natin lahat ng bushes ipinupuntahan. And hawak na nga ng NXP yung ano, yung mismong mapa ngayon. And the 9K, almost 9K gold lead. Malaki to para sa IFS. 9K, knowing na naka-triple assassin na setup dito yung IFS Esports, hindi ganito yung gusto mong gold lead na, na mangyari sa team nyo, knowing na, kaya na sinabi natin, kailangan tumaba nung tatlo para makati talaga. Kasi as you could see here for IFS Esports, kahit si Chester, hindi nila ma-burst. And pag pumasok kayo yung Hellcurt, meron Jawhead, meron Kaja. But anyways, Lord is being taken here by next player, Perter Solid. Si Mimaw nandun, wala siyang pwede siyang kuhanin doon. And Lord, na-reset lang din naman mga kaibigan. Kasi nga lang, kita natin dito, Yami wala na sa posisyon. May ipit. Ang Esports, magagaling lang din sa likod. Pero magkakasalubungan yata. Ito na, checkpoint. Ay, naabangan natin. Mimaw, napatay lang din naman. Wala na Dark Knight Falls yan. Patrick, wala na rin immortality. Bakit? Baka na Piag Armor. Pero nga lang, na-corner lang din naman dito na NXT Predator Solid with a double kill for this carry out of this match and two man down for the CFS Esports. Naharang mga kaibigan. Uy, mukhang may magpe-play oh. Mukhang may magpe-play pero hindi mo magagawa yan kaibigan. Nakaano tayo ngayon? Naka-defend yung mga dapat tunog. So, hindi mo mararamdaman yan. Pero, oops, nababa si Ate Bes natin. Pero eto na nga mga kaibigan. So, mukhang may naglalaban. But, ko yung rhythm kasi nga lang nalipat ko yung sarili ko. Pero anyways, going back, it's 9:15 at 11 minutes and 30 seconds ito our game time for IFS Esports. Medyo malayo pa ang kailangan nilang habulin dito. Friend, it's Preparator Solid. Sobrang ganda lang lineup composition nila ngayon. Sobrang hirap i-penetrate nung carry. Knowing na carry na ang pinaka-aasahan dito ng IFS, ay ng NXP against IFS Esports squad. So, eto na nga yung Lords dito sa middle lane. Tignan natin. Pero kung makikita natin sa carry with the 9.8K, malaki yun. Bilis, medyo... Tapos carry pa yung may hawak ng ganung kalaking pera. So, automatically, tapos hindi pa siya nabibigyan ng pansin. Kasi ang daming panghuli sa mga kalaban niya. May PNK pa dito para sa suporta kung sakali man. So, kumbaga, ang daming pang front. Ang dami pang front for this carry, may PNK ka. This time, meron pang Lord for NXP Predator Solid. Tingnan natin ngayon kung ano gagawin ng IFS Esports. May tinamaan, pero nga lang nandito si Chester with a wild charge. Naliban. Naku po, nadali. Pero killing spree for this. Hanzo mga kaibigan, patay din dito si Bakareni Jayton with that PNK. So, 2-man daw for NXP Predator Solid. At hindi sila nakasira ng inhibitor turret dito against IFS Esports. Naman ang araw, sakto lang din naman pagkakakonect. Pero, nice divine judgment coming from Yawi Esports mga kaibigan. Flicker out naman, pero pumasok dito si Kenshi lang din naman. Nadali na dito si H2. Pero nga lang, hindi nila mapatay. Napatay na mga kaibigan. Yami with a kill. Pero ejector for MB. Nandito with a flamethrower lang din naman. Si Pare Patrick, natin ko na naman ang armor with a blast insanity. Pero not enough damage para sa kanya. Yawi Esports is there for the side of NXT Predator Solid para disengage for this both teams. 9K pa din yung kalamangan hanggang ngayon kahit nakakapatay at nakakabawi dito yung IFS. Yun yung mahirap eh. Then, assassin pa sila. Wala silang yung, alam mo yung pang burst talaga, totally pang burst na lalo na sa panahon ngayon. Kasi kaya nang saluhin ng mga heroes. And Kaja, sobrang ganda ng ginawa kanina. Nakita naman natin na muntika ng isalya ni Arbs dito. Yung isa sa mga players ang next play. Pero pinigilan niya with that divine judgment. Hinila niya and na burst down doon. So napakagandang galaw para sa NXP. So ang kailangan ng IFS, basagin or kumuha ng objectives. Kaso si MB, tinatao na yung Hellcurt eh. Oo, nararamdaman niya if ever, kaya hindi din makaalis dito si Mimaw. Mm-hmm. I mean, kaya din paalis-alis si Mimaw. So, yung objective supposedly na gagawin niya sa top lane, na-counter agad na pagkiklear na minion wave dito ni paring MB. And immortality for Yawi Esports ngayon sa ating laban. So, napakagandang build yan. So, regardless, as long as meron siyang mahila na isa, goods na agad para din sa NXP Predator Solid. Pero as we can see here, Chester, grabe mang zone out sa Grak. Sobra na, no? So, nakakakilala guys kay Chester, bago siya makilala sa Natalia, Grak talaga ang pinakaginagamit niya. Pero anyways, medyo lang magpas na din mga wild charge para sa kanya. At dahil dyan, space created for this carry to destroy this inhibitor turret sa ating bottom lane side. Chester dito, hindi pa rin patay. Mga kaibigan sa ating laban ngayon and PNK engaging against this if you say Esports squad. Nakuti naman ang araw pero hindi makadive in. Kasi meron kang Jawhead, meron kang Kaja, pumasok ka, sige, literal, malayo marami po ito for if you say Esports. Anim pa nga sila, pero ito na ngayon, last insanity na ibinigay, mukhang Kenshi or the, ano dito, Hanzo, ipapalag din naman Hellcurt nang galing sa backlanes, pero hindi, wala sapat na damage. Walang sapat na damage, kayang tangkihin ng tropa dito ng NXP yung mga binibigay na damage sa kanila. And Hellcurt, ang layo na nung Hellcurt na yun, sobrang layo na niya dun. And hindi na siya makakuha pa ng objectives eh, kasi
tinatao na siya eh. Tiga mo, MB, nandun na naman sa posisyon na yun. Sisiguraduhin ni MB na hindi ka makakakuha ng tower dun sa top lane. And bottom lane, napaka-secure lang naman ginagawa dito ni Renji. Ang magiging mahirap lang sa kanila pag nakapag-feed si Anzo. And yun yung ano, yun din yung possible na pwedeng pumatay kay H2. Kasi oh, yun lang yung hero na pwedeng lumapit. And pag namatay man lang, okay lang. Okay lang. Kapag hindi ko pero, for Ethios Esports, ang pinaka-perfect formula para mabaliktad yung laban ngayon against NXP Predator Solid, isang magandang pasok para sa Kufra. Kasi hindi advisable kapag ka, lagi mauunang mag-dive in eh, si, yung multo ni Kenshi. Mm-hmm. Kasi na, ano lang din eh, nauubos agad yung buhay. Matic, so, no? Oo, para na-defend lang din yung supposedly play na gusto gawin dito ng Ethios Esports. But anyways, NXP Predator Solid, pinakamaganda gawin dito, i-secure na agad nila yung Lord. Kasi so far, pag tumagal yung laban, magkakaroon na opportunity dito yung Hellcurt na mag-push from time to time. Oh, but anyways, Chester, nandito na naman. Nabakunat, wala free hitter actually. Yeah, from this day, Ethios Esports squad. At meron pa sila kailangan na i-clear na minion wave from time to time. At guys, sinabi natin, itong pangalawang Lord, para sa ating laban ngayon, sinisimula ng NXP Predator Solid. So, wala na dito ang Ethios Esports to defend this one dahil merong taga zone out coming from NXP. Di ba nga tapos? And eto na nga mga kaibigan, na bisa laro nag-connect sa isang carry pero mo objectives lang yung Hellcurt sa bottom lane. Alam niya na hindi uuwi yung team ng next play kaya pupush na lang siya para kahit pa paano makaalamang naman sila o makakuha man lang sila kahit dalawang tore. And eto na nga, paano nga naman ba i-defend ng Ethios to kung yung isa sa mga damagers nila nasa bottom lane? Oo, oh, kumbaga, ano, crucial to. Kaya sinabi mo, for MB, para lang yan sa mga ball games, guys, ang bantayan na dyan, or ang ano na lang sa inyo ng coach nyo, tauhan mo. Ito oh, lang man, yung tututukan mo. Oo, ito lang yung babantayan mong tao. For sure, yun yung ginagawa ng NXP Predator Solid. Hindi na binibigyan ng chance dito yung Hellcurt to do a split push, knowing na yun yung pinakamagandang gameplay dito come from Esports. But anyways, napakunat lang din naman, wild charge dito for Chester. Naku, wala ng buhay dito ang players come from Esports. Nabato pa, si pare Arms natin, yeah, pero nice para sa kanya. And well defended dito ang level 2 Lord. Pumasok mas Nimao, pero hindi na makakatakas pa against NXP Predator Solid. Pero kita natin dito, wala na isang damager, wala na rin Tori, isa pa ang Ethios Esports dito out of this match. Pumasok din si Kenshi, pero not enough damage para sa kanya. Medyo tulog pa yan for the Hanzo. Pumasok si Arbs, pero patay din mga kaibigan against NXP. And that is it for our game number 2. 1-1 ating score, NXP Predator Solid. Lupit ng ginawa doon. Pero kasi para sa akin, Ethios Esports dito,